Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and today I'm just randomly trying to check on our succulents. Ito yung ating panda plant kasi I'm trying to look for some succulent leaves na nahulog like this and nagkaroon na nga ng offsets kasi I'm planning of separating these offsets para itanim sila sa kanilang individualized na pots. But earlier, nung I was trying to get this one, ayan, I have discovered something. Ito nga yung parang mga bite marks na nakikita natin dyan. So you would see na parang fresh pa talaga siya, bagong kagat lang yung nakita ko dito underneath nitong leaf nitong ating panda plant. Ayan, but if I'm gonna flip it like this, sa pinakatap na part, wala naman siyang mga kagat, nothing, diba? Parang it's just a typical na leaf nung ating panda plant. I was trying to check as well yung leaves nitong ating panda plant kasi I'm thinking na baka yung ating snout weevil na naman yung kumakagat dito, but nothing. Dito sa taas, wala akong naging problema. And so, I tried to check dito and see something. There is a hole and there's something inside. Ayun, may kita ninyo. This is about 1 or 1.5 centimeters big, yung hole na ito, yung butas na ito. So, ayan. I'm not supposed to vlog this, pero I got curious to show you this. Tingnan natin. Ang laki niya pala, oh. Ayan, oh. Gumagalaw pa siya. And then, definitely ito yung kumagat nung ating leaf, nung ating panda plant. So, it's my first time to see this kind of insect or pest or ano ba to, worm. I'm not so sure, but this is how it looks like. Ayan. It's trying to escape, but for us to see kung ano nga ba itong insect na ito, I decided to have a close-up shot of this. Ganyan siya pag gumagapang. Look at this. Yung parang head. Uy, nahulog na. Yung parang head na part niya, diba may kita ninyo? I don't know if that is the one responsible for parang biting. Ngipin niya ba yun? I'm not so sure. But, ayan siya, it's trying to escape. Ayan. Look at this, diba? May parang ilang legs ba to? Parang three? Oh no. Anong ginawa niya? Tumakas siya, diba? Ang galing niya palang tumakas. So, ayun no. Nakita niyo ba? It's trying to roll itself para tumakas. Again, they have three pairs of legs, so that's a total of six. And I'm thinking na hindi muna natin siya papatayin kasi I'm planning of making an experiment out of this bug or insect na ito. And so, I just checked yung ating internet. I tried to search on Google kung ano nga ba yung pangalan niya. And I found out that this one is what we call yung ating white grub or white grubs. Akala ko nung una, they are just yung parang typical pest sa ilalim ng ating pinaka-soil, but I have found out na ito pala will transform into a beetle, a flying beetle pag lumaki na siya. Ganito yung kanyang itsura pag lumaki siya. And I'm sure you have seen this many times around your garden. Nung bata ako, pinaglalaroan ko pa nga itong beetle na ito. Tinatali ko yung kanyang head ng sinulid, then pinapalipad ko siya. And I didn't expect na ito pala ay nangingitlog sa ating mga soil, and if that egg hatches, magiging ganito siya yung ating white grubs. As of now, makikita natin na yung ating white grub is trying to dig in again. So talagang siguro doon talaga yung pinaka-natural environment nila, doon sa pinaka-loob they feel safer if they are inside the soil or deep down the soil. Kaya sa ngayon, papabayaan lang natin siyang ganyan kasi I'm planning of buying an insecticide and subject this into an experiment. Kasi yung isa nating subscriber, tama siya. It's about time for me to apply insecticides or pesticides sa ating soil mix
just for us to prevent nga yung future damages nila. Kasi hindi talaga ako nag-a-apply ng insecticide or pesticide sa aking mga succulents or sa aking mga plants kasi I'm also trying to prevent na mamatay yung ating mga pollinators. Alam nyo naman dito sa ating rooftop, it's an open one and I do have a lot of pollinators such as the butterflies, the bees. And so I'm afraid of killing them pag na treat natin ng insecticide yung ating succulent. But I think it's about time for me to do it for the reason na masyado nang madami yung ating succulents and I cannot check on them one by one. Siguro pag mga 10 or 20 pots lang ang meron tayo, I can easily check it. Pero now that we have more than 300 pots of succulents, medyo mahirap na. Kaya ngayon, papabayaan na lang muna natin siyang dyan. I just gonna be leaving these leaf para naman may kainin siya while we are looking for a suitable insecticide na pwedeng pumatay dito. And definitely yung ating snout weevil, then dapat yung gagamitin natin insecticide could also kill yung ating mga snout weevil kasi yun naman talagang the damage is literally obvious. Isang kagat niya lang, that's it, it's permanent. Kaya I will be busy siguro next days or in the next coming days para maghanap ng magandang insecticide and definitely I will be treating this soil with an insecticide and bahala na. Kung mamatay siya, then it's effective. Kung hindi siya mamatay, then definitely yung insecticide na yun is not that effective and therefore we need to buy another insecticide. Ayan, so thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.